Okay guys, welcome again kay Master JM. Today mga guys, mayroon uli akong i-share sa inyo. Isang upright tracer to. So, pakita ko sa inyo dito kung paano mag-troubleshoot or hanap kung mag-evaluate ng isang upright tracer. Panasonic to ah. So, kung paano tumino, kasi kadalasan ng mga upright tracer ay napakahirap patinuin, di ba mga kamaster? Pero itong gagawin ko, pag nakita nyo, sigurado to, walang back job to. Okay? Kaya nga, tapusin nyo itong video na to para malaman nyo kung ano ang mga moves na ginawa ko rito para tumino. Okay? Kaya kung bago ka pala sa aking channel, baka pwede naman mag-subscribe ka. Like and share mo na rin syempre. Also, click mo na rin ang notification bell para ma-update ka na rin sa mga video na aking i-upload pa. Okay? Okay guys, may dumating na naman dito. May dinala na naman ang ating mga customers dito na upright freezer. Dinala nila dahil nga ay siyempre sira. Ano pa ba? So, ito dinala dito sa ating munting shop. Okay? So, alam niyo naman pinagkakatiwalaan tayo dito. So, actually nakaano na to eh nakasaksak na siya. Inobserbahan ko lang kung ano ang naging problema kasi ang reklamo ng customer ay mga tatlong layer na lang ang nag-ice. So, ating umpisahan na natin. So, mag-evaluate tayo. Okay? Tignan natin itong freezer. Panasonic siya, freezer. Non-inverter siya. Okay. Yun. So, ang reklamo ng customer ay mabagal. Mabagal ang pag-ice niya. So, ang nag-yelo lang sa kanila ay ito. 1, 2, 3, 4. Mga ganyan. Mga apat na layer na lang. So, siyempre, na-breach ito yung customer. Pinagawa na sa atin. Okay? So, ngayon, inobserbahan ko ngayon. Ayun, umuusok na. Dito lang naman. Isa, dalawa, tatlo. Okay? So, titignan natin. Mag-evaluate tayo ngayon. Okay, nandito tayo ngayon sa likod ng freezer. Okay? So, actually, sinaksak ko na siguro more than 15 minutes na. So, kasi ngayon, observe natin kung ano nga ang magiging decision natin dito. Okay? So, tinutukan natin ang clamp ammeter. So, may nakukuha tayong 1.8. So, okay naman siya, di ba? Then, hawakan natin ang condenser. Mainit siya. Okay naman siya, oh. Pero bahagya lang ang init niya. Okay. So, hawakan natin ang ito, suction. So, malamig siya. Acho, parang normal lang. Hawakan natin itong discharge niya na papunta sa filter dryer. Medyo maligamgam siya. Mandal siya ngayon ha, mga kamaster ha. Mandal siya ngayon. Okay, itong compressor niya. Hawakan natin itong discharge. Mainit naman siya. Oil cooler. Mabahagya lang. Okay. So, ito na ang ating... Okay. So, dito natin malalaman ang ating magdi-decision na tayo. Okay, mga kamaster. Okay, master, mayroon na tayong decision sa problemang ito. Okay, mga kamaster. So, okay naman ang kanyang amperahe. So, supposedly 1.8. Tama 'yon. Ayun ang nakalagay sa kanyang rated current ampere niya. Doon, okay? Okay naman siya. Okay? Okay ang mainit pero di ganong mainit. So, magpa-plan B tayo. Okay? Ano natin siya. Medyo duda tayo dito eh. So, bubuksan natin ang system, titingnan natin kung malakas pa ang kanyang bomba o sumusuka na ng langis. Okay? Pag sumuka na ng langis, ayaw na. Pero pag di sumuka at okay pa ang bomba, umabot ng 300 PSI,
Okay pa, okay. Ayun ang gagawin natin susunod, okay mga kamaster. Okay mga guys, pagkatapos natin maobserbahan ng 30 minutes itong upright freezer. So, duda na. So, talagang mabagal siya mag-ice. So, ito. So, ang gagawin natin ay dito tayo, pupunta tayo ngayon sa plan B. Okay? So, okay. Ito ha, ito ha, mga kamaster. Check up lang muna to. Okay? Pa nag-evaluate pa lang tayo rito para sigurado na tama ang ating evaluation. Okay? So, let's proceed to plan B. Okay? Puputulin natin ang discharge line, mga linya niya para makita natin kung malakas pa ang bomba o sumusuka na ng langis. Okay? Mga kamaster, ito, meron tayong nakita na naman. Ito, nandito yan. Nakatakip yan dito. Kung isipin nyo ha, ito, hindi siya nakahinang, mga master, nakapinch off lang. Okay? So, ito, nakapinch off lang siya. So, kadalasan ito, sa katagalan, mga ilang taon, operational siya, dito unti-unting lumalabas ang preyon. Okay? Isa ito sa mga dahilan kung bakit nauubos ang preyon. Matagal bago siya maubos. Okay? Ito, mga naka... Ito. Mga naka-pinch off lang, mga kamaster. So, ayan ang ating tatrabahuin. Okay? So, ito. So, isa na to. Okay? Okay, mga kamaster. Ito, ah. So, tinanggal na natin ang kanyang original na filter dryer. Okay, tinanggal na. So, ito na. So, ito na yung pinaka, nandito yung filter dryer. So, pinutol na natin. Ito. Okay. So, ang gagawin natin ay itong plan B. Okay. So, ito. Siyempre, titignan na natin kung sumusuka na siya ng langis. Okay, pag sumuka siya ng langis, ba, siyempre, uwi na. Siyempre, ganun lang naman yun. Okay? So, tsaka isa pa, mga kamaster, nung ating inano to, yung pinakawalan ng ating pinutol tong ano, itong ano niya, service line, konti lang amount ng refrigerant ang sumingaw. At tsaka, isa pa, nung pinutol ko dito sa discharge line, dito sa mismong pinagkakabitan ng filter dryer, ay lakas ng singaw. So, siyempre, mapapaisip ka na mahina. May sumisingaw dito ng konti, pero dito sa discharge, malakas. Okay? So, alam mo na, siyempre. Okay? Okay, itong aura, ano ba yan? Na ano na tuloy ako? Gutom na. O ito mga kamaster, itong oras na to atin ang papaanda rin ang compressor. Okay? So nasa kung mapapansin nyo, putol na. Inulit ko ulit ah. Putol na, tinanggal ko ng filter dryer. Okay? Yan. Okay? So titingnan natin kung malakas pa ang bomba, okay? O ito. So ito. So titingnan natin. So ito yung cordon niya. So sasaksak natin kung malakas pa, okay? Yun. Natin, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, umaandar na. May bumubuga na siya. Okay, ayan. Okay, yan, umaandar na siya. Umihigop na rin. Yup, umihigop siya. Okay, yan. Sa ngayon, okay naman siya. Pero, meron pa tayo. Last, o kaya, pinatawag na plan C. Kasi kung meron plan A, plan B, meron din siyempre plan C. Titignan natin ngayon, oh, wala siyang, kung makita natin, umaandar ang compressor niya, pero umaandar, pero wala, tingnan nyo, walang bumubugang langis. So, okay. So, siyempre, alam natin na okay to. So, magpuproceed tayo sa plan C.
Okay, ito tututukan natin ang gauge. Lalagyan natin ng access valve to. Lalagyan natin ng gauge kung pumapalo pa ng 300 PSI pataas. Okay? Abangan nyo, sir. Okay? Mga kamaster pala. Okay? Okay, mga kamaster. Nandito na tayo sa plan C. Okay? Tignan nyo. Nakabitan ko na rin ang access valve. No? So, ito. Kinabitan na rin natin ang hose. Okay? Tignan kung makikita nyo. Susundan nyo. Yun, pumunta na ng compound gauge sa high side gauge niya. Okay? So, ito. So, siyempre, malikot ang camera. Pasensya na. Okay? So, ngayon, nasa plan C tayo. So, titignan natin kung malakas ang kanyang bomba. Okay? Kung papasok siya ng 300 PSI. Okay? Okay? Titignan natin kung malakas ang bomba niya. So, ito, sasaksak na natin. Puputok naman yan. Ayan na, nakasaksak na. O, abangan na natin. Ayan na. Okay? Ayan, umandar na ang compressor. Abangan na natin kung lalagpas siya ng 300 PSI. Okay? Yun, okay na siya. Papatayin na natin. Yun, pero hintayin natin. Baka may mga leak back. Sinatawag na leak back pressure. Yan ha. Nakabunot na siya. Okay? So, pumasok siya na 350 PSI. Titignan natin kung mabilis siyang babalik o bumabalik agad ang pointer niya. Kasi, pag bumalik agad ang pointer niya ng mabilis, bababa siya ng pababa, ibig sabihin may leak back pressure ang compressor. So, hindi na siya pwedeng, hindi na siya operational, hindi na siya pwedeng makapagpatigas ng ice or kung ano mang nasa loob ng freezer. Okay? Hintayin pa natin, mga kamasa. So, kanina pa siya, hindi siya bumababa. So, ibig sabihin, good na good itong compressor. Okay? So, ito, ganito lang ang pag-check-up. Okay? Ibig sabihin, okay na okay ito. Okay? So, ating tapos na ang ating plan C. Okay? So, let's proceed to reprocessing na ng system. Okay? So, hanggang ngayon, oh, hindi pa bumabalik. Ibig sabihin, good na good ang compressor niya. Okay? Mga kamaster. Okay? Okay. Okay, guys. Itong oras na to. So, nailagay na natin ang ito, filter dryer. Bago. Yan. Bagong filter dryer. So, tignan nyo naman, oh. Bagong-bago. So, and also, syempre, nag-install na rin akong bagong copper tube. 1/4 copper tube yan para naman maganda tignan, quality tignan. Yan. So, okay. Nailagay ko na rin ang access valve para sa papasukan ng vacuuming at pag lalagay ng refrigerant. Okay? So, ito. So, ito na lang ang ating gagawin. Ito. Dito yan. Sa filter na to, idudugtong. So, bagong lahat, siyempre, ano na natin, siyempre. Nilinisin muna natin ang capillary niya, okay? Ito. So, lalagay natin ito. Papainumin muna natin siya ng flow para luminis ang kanyang capillary. Okay, mga kamaster? Okay? Mga kamaster, ito, isasaksak na natin para magpahigop na tayo ng flow. Okay? Oop, naku, natapon pa. Teka, pero pwede pa yan, pwede pa yan. Okay? Okay. Ito, isasaksak na natin ang unit. Okay? Ayan na. Mati na. So, kailangan, takpan muna natin tong service valve niya, siyempre. Okay, ito, papahigop na natin. Yan. Yan. So, pag yan nahigop niya na lahat, ibig sabihin yan, walang bara ang fill ang kanyang capillary tube niya. Okay, walang bara. Okay, ayan, ayan, oh. Ang lakas nga uminom. Parang lasinggero. Oh. Ang lakas. Lakas humigop. Ayan na, malapit na. Malapit na yatang malasing to. Ayan na, oh, ayan na. Tot na pakaulog pa. Ayan na. Yun, okay na. So, wala na. So, tignan nyo naman, ubus na. Ininom niya na lahat. So, ibig sabihin, nililinis niya na ang capillary tube. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Okay na, pasok na sa loob ng system yun, yung capillary. So, isisilyado na natin to. Okay guys, ito na. Dugtong na siya. Nakadugtong na. Ha? So, ito na. Ayan. Okay na. So, malapit na tayong matapos, mga kamaster. Okay, ngayon, ang gagawin natin ay, siyempre, bago tayo mag-vacuum,
ililigtis muna natin siya, ibababad muna natin siya ng high pressure air para makasigurado tayo na walang leak ang ating mga hininang. Yan, mga hininang natin. Tsaka kung makasigurado tayo kung wala nga talagang leak ang system niya. Okay? So, ating ano, lalagyan natin ng high pressure air para magkaalaman. Okay, so, ito, lalagyan na natin ng high pressure air. Manggagaling ang kanyang high pressure air ay dito. Ito, modified ang aking nitrogen. Modified nitrogen. Eh, okay to, matagal ko nang gamit to. Marami nang kinita to kung actually. Marami na talaga. Okay? Ito, kaya konting idea lang to ha, mga kamaster. Ito, okay? So, panoorin nyo lang. Ito, ilalagyan na natin ng high pressure air na magagaling dito, okay? Ito ang discharge niya. Ayan na. So, ayan. Hintayin na natin. Hintayin na natin tumaas o tumaas ang gauge niya. Ayan, oh, unti-unti na siyang tumataas, mga kamaster. Okay, nilalagyan na natin ng high pressure air ang loob ng system ng upright freezer. Okay, ayan na, unti-unti nang tumataas. Diba? Oh. Okay, so ito mga kamaster. Okay, ayan na. So hintay natin at least mga 100 PSI. Para ano naman, kasi pag sumobra sa size sa 150 PSI masisira yung evaporator nya, baka bumaluktot. So hanggang 100 PSI lang tayo kamakamaster. Okay, tingnan nyo. Okay. okay guys ito so ano na natin, okay na, nakababad na siya ng nilagyan na natin ng high pressure air kung parang nitrogen. So ito, may nakukuha tayong 110 PSI. So okay, ililigtis natin yan. Ibababad natin ang pressure lang kahit mga isang oras lang, isa o dalawang oras, para makasigurado tayo na walang leak. Okay, mga master, hintayin natin. Huwag tayo magmamadali. Okay, kasi karamihan kung iba natin mga kababayan na technician, nagmamadali sila para magkapera, which is hindi naman tama yon. Kailangan pulido ang trabaho natin. Okay, yung walang back job. Okay, ito. So, sana konting idea lang to, okay? Kaya nga binobrought out ko na lang itong aking mga nalalaman para ma-refresh ang ating mga baguhan natin, mga kababayan na technician. Okay? So, walang magmamadali, huwag magmamadali. Huwag nyong isipin ang kwarta. At isipin nyo ay quality ng iyong trabaho. Okay, mga kamaster? Okay, so ibabad natin. Hintayin natin. So, gagawa muna tayo ng ibang project. Hintayin natin isang oras, dalawang oras, okay? Okay, mga guys. Pagkatapos na mahababang oras na paghihintay natin na nakababad sa high pressure air. So titignan natin kung nagbago ba ang pointer ng ano niya, ng compound gauge, okay? Okay, mga guys. So magandang balita 'to. Hindi siya nagbago. So nakababad siya ng mga apat na oras. So singnan niyo. Hindi siya bumaba. So it means okay siya, wala siyang leak. So ano na, talagang ready to vacuuming na to. Okay mga guys, so let's proceed to vacuuming and recharging na. Okay, okay mga guys, ito na. Nagsisimula na tayo mag vacuum. Ito, okay. Ito, naka vacuum na. Yan, umandal na siya. Okay. So hintayin na lang natin. So hintayin na lang natin siya ng mga at least hintayin natin at least mga isang oras na pag-vacuum, okay? 1000 years later. Okay mga guys, itong oras na to binalikan na natin after 4 hours. Pero hindi na natin inano to, ha. Hindi na natin pinakita sa video kung paano magkinargahan. So ito, kasi nga alam nyo na yon. So sa loob ng 4 na oras na umaandar na full charge na rin siya ng refrigerant. So ito na ang kanyang kinalabasan, ang kanyang reading. Almost 4 PSI, 5 PSI, 4 na oras. Which is magandang sinyalis niyan sa isang freezer. Okay?
Also, itong suction line niya, medyo maligam-gam na rin. Yan, oh, maligam-gam na rin. Yo, so, okay na. Ang filter dryer, okay na rin. Mainit na rin. Okay? Which is naman, talaga naman kailangan na mainit ang filter dryer niya. Okay? And also, capillary tube, mainit din. Oh, ayan. Suction line. Oh, medyo maligam-gam na rin. Medyo nagpapawis na rin. And also, siyempre, ang compressor, mainit na rin. Okay? Na dapat naman talaga mainit ang condenser. Ayan. 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 Okay, guys. Nakain to tayo kasi ayan. May mga marinig na dumating. Ay, nako. Mainit yan. Okay. Direction na rin. Okay, so after 4 hours na pag-observa, okay, may nakukuha tayo 195. Okay, may nakukuha tayo 4 PSI, yan, suction. Okay, okay na, okay na. Mainit lahat. Mainit. Mainit ang filter dryer. Mainit ang discharge line. Okay? So, ano pa ba? Ano pa ba ang gagawin natin? Meron pa. Okay, para makasigurado tayo. Okay, kukuha to tayo ng thermometer. Okay? Okay guys, ito kukunan na natin ng talagang actual reading. Okay, ito, meron tayong thermometer, industrial thermometer yan. Okay mga guys, so kukunan natin ang high head pressure niya, compressor. So may nakukuha tayong 167 degrees Fahrenheit, which is okay na okay yan, tamang-tama ang init niyan sa compressor. Okay, kukunan tayo sa discharge line. Okay, mismo sa discharge line niya. Yan, so may nakukuha tayong 100. Okay, ito 100 degrees Fahrenheit. Okay, ang discharge siya paglabas ng compressor. So, itignan na natin ang filter dryer. Okay, may nakukuha tayo 140 degrees Fahrenheit. Mataas siya pero alam nyo, kasamang nakukuha niya, nainit ay yung condenser kasi nga nakadikit siya. Nakadikit siya sa toto. Nakukuha natin ay 120. Mataas siya kasi nga nakadikit sa mismong, kung mapapansin nyo, di ba, oh. Nakadikit siya sa condenser. Okay? Okay lang yan. Ang malagyan, mainit. Ito, ang kanyang bago pumasok ng filter, ang tubo niya ay nasa 93 degrees Fahrenheit. Okay, okay na okay yan. Okay? And also, paglabas ng filter dryer, 116. Okay? Which is okay na okay siya. Okay? Ganda ng ano niya. Ang ganda ng parameter reading niya. Okay? So, okay na to. Mga guys, so okay na reading to. So, pwede na to. Pwede na magamit ng may-ari. Okay? For delivery na to. Okay, mga guys. Sana may konti kayong natutunan sa aking na-share na video. Sa aking na-share na pangmalupitang o mga veterans move ni Master JM. Okay? So, hanggang dito na lang. So, God bless. Okay? Okay. Mga guys, mayroon pa pala tayong nakalimutan. Makalimutan na ipakita sa inyo. So, kukunan pa natin pala ng temperature ang evaporator. Okay, ito. Yun, umuusok-usok na. Okay, kukunan natin ang temperature. So, nagre-range siya na, nagre-reading siya na negative 13, 12. Bababa pa ng bababa yan, mga ka-guys. Kasi nga, habang tumatagal yan, palamig ng palamig yan, magne-negative 20 pa yan. Sobrang lamig na mga guys. So, katunayan na functional na ang freezer. Okay, negative na siya. Okay, nakita nyo naman. Nakita nyo naman, negative. Diba? Okay. Okay na. Kaya, kitang-kita. Kitang-kita ang ebidensya. Oh, negative 10 na. Negative 9. Okay. So, bababa pa na bababa yan mga guys. Okay. Okay na siya.